Oo, malaki na sa akin na. Ngipin nga yan, oh. Malaki yung ngipin. Malaki yung ngipin. Gan, laki. Laki ng laki. Si Snowball yan. Pasok na si Snowball. Diyan ka naglalaro dati, Snowball. Init na init siya dati sa tricycle, eh. Welcome back to Husky Pack TV! Vlog na to is medyo hindi ko sure kung others will find this sensitive. Pero for us, it's a bit sensitive. Pero gusto namin i-share sa inyo. So, alam nyo naman, last October 2021, iniwan tayo ni Snowball. Isa sa pinakamalaking heartbreak na na-experience nating lahat is nung iniwan tayo ni Snowball. And ang daming sobrang nagtatanong sa inyo kung saan din namin nilibing si Snowball. Ganyan. And actually, nung time na yon hindi pa namin alam yung cremation, yung pet cremation. Nalaman lang namin yon nung iniwan kami ni Blossom kasi ang nag-refer sa amin nun is yung vet namin. So, hindi kami aware na may mga pet cremation nung nawala si Snowball kasi nga nauna siya kay Blossom. Parang almost a year siyang nauna. So, it's been 2 years. Almost 2 years. Magto 2 years this October. Tapos kahapon lang din, bumisita kami sa Pet Valley kasi nga magwa 1 year anniversary si Blossom. And na-explain doon na pwedeng ipahukay si Snowball. So pwede pala siyang ipahukay. Tapos ipapakremate yung remains. Kung anong makuhang remains, which is mga buto, pwede siyang ipakremate para naman maiuwi ulit namin dito si Snowball or maipasok namin siya dito sa mansion. Kasi nga, si Snowball, nakalibing siya sa tabi ng bahay, sa tabi ng mansyon. So, alam nyo din naman na umpisa pa lang, kung nanonood kayo nung umpisa pa lang, na si Snowball ang dahilan kung bakit nagpagawa ng mansyon. Although, para siya sa pack members, pero yung idea ng pagkakaroon ng mansyon is nagmula kay Snowball. Kasi nga, very sensitive siya and super mainitin siya. Kasi, kung gano'ng kapal yung balahibo ni Hercules, idoble mo pa yon, ganun kakapal yung balhibo ni Snowball. So, ganun siya katindi kasi nga Thailand import natin siya. Doon nag-umpisa yung idea ng pagkakaroon ng fully air-conditioned na dog mansion or dog house. Unfortunately, na-plan pa nga natin na si Snowball is doon sa pinakaharap. Pero unfortunately, hindi nga nakaabot si Snowball doon. Gustong-gusto namin makapasok si Snowball sa mansion. Kasi nga, yung idea nun is nagmula sa kanya. So, ngayon, kahit mahirap sa amin, nahirapan kami, pero ang gagawin natin, isuhukayin natin si Snowball since alam naman namin, tanda namin kung saan siya nilibing. Hukayin natin siya and yung mga remains niya is ipapakuha natin sa Pet Valley and ipapakremate para magkaroon siya ng memorabilia and babalik sa atin yung ashes niya kagaya nung kay Blossom. So, maghuhukay tayo ngayon para dun sa mga medyo hindi kakayanin. If feel nyo na hindi nyo kakayanin makita to, huwag nyo na lang pong panoorin muna. Kasi medyo sensitive talaga to. Pero, kailangan namin itong gawin para makapasok si Snowball sa loob ng mansion. Okay, so, let's go. Guys, papunta na kami. Diyan na siya. Ang tanda daw itong puno na to. Yan yung patandaan. So, sa place kung saan dyan, basta palibot. Alam namin dito sa papunta dito. Yan, so let's see kung anong mangyayari sa ating paghukay. Hopefully makita natin. May dala si Mama Sako, lagayan ng kanya mga remains, tsaka gloves pang kuha. Tapos as soon as makuha natin yung mga buto niya, papakuha na natin sa Pet Valley. Pinatabas nila yung mga tubutubong halaman para makita yung pinaka-pinaglibingan. Feel ko kasi talaga sa papunta dito. Kasi dati, tinayuan pa yun ng kubo. Sakto sa kubo. Kaya hindi siya nababasa nung umuulan. Yan yung tinanggal. Daladala na. Ayan o. Tingin-tingin pa dyan. Kung saan dyan. Siya kasi yung naghukay noon. Ayan. Tapos ako yung kasama paglibing. Si Mama hindi siya sumama noon. Hindi niya ka. Hindi. Iwan ka. Hindi mo kaya. Kami lang ng kuya, pinanood mo nga lang sa video, binidyoan ko lang. Nililinis-linisan pa nila guys, para masure, para malawak yung hukayan nila at makita kung saan talaga dyan.
Force kami dito, guys. Ayan, ganyan kami kadami dyan. Excited kami. Ang tagal na namin yung gustong gawin, pero hindi kine-carry. Ngayon, carry na. Start na. Hirap na, hirap na. Yan pa lang yun. Yan pa lang yun. Kaujang, dekabra na yung ginamit nila, guys. Yun o. Ano ko kayo na nila. Ewan, kung kailan matatapos yan. Maugat pa naman yan. Okay lang. Walang ugat. Alay, yung pinupang niya yan. Para magtatanim lang tayo dyan, ah. Oo, parang binubong ka lang yung lupa. Makikita nyo naman yan pag may box. Yung makikita ang box, nag-dissolve na yun. Puno ang papel yun. Oo, oh, edi ano, saka siguro nga wala na yung box. Edi yung ano, makikita nyo dyan, yung kanyang latag. May latag siya, tanda ko. Pag hindi dyan, di sa ibang lugar naman. Umiinit na po, pero tuloy ang pag-uhukay. Wala yata, malalim na yun. No! Sa ito, hindi mo nilalagyan ito. Kasi nilalagyan. Para hindi na mag-iigit. Ah, din na. Wala ba din na? Din. Wala din eh. Wala dyan na. Mabanda yan. Papar yan ang papar yan. Puno. Sobrang lapit na niyan sa puno, ma. Puro pa ganun. Sa papuno nga sa dyan eh. Ah. Ano? Guys, may nabalasan na tela. Ayan. Ayan, puti na yan. So, tingnan natin. Sana siya na yan. Umot yata yung binalot natin. Umot. Yung aking bedsheet. Oo, bedsheet. Latag. Bedsheet. Ayan siya. Oo, yan. Uy. Laputi. Oo, yung puting bedsheet. Binigay ko na nga pala sa kanya. Oh my God. Tanda ko yung bedsheet. Kaya alam ko may tela. Sana yun ang si Snowball. Ayan yung binubuhat pa nila yan, tinatanggal nila. May dala kaming gloves, tapos pinalobo na. Habang nag-aaway yung mag-ina. May nag-aaway pa doon sa gilid, oh, nakikinukay. Dito, dito. Papunta dyan yan, papunta dyan. Yan na nga siya. Sabi ni, alam ko dito yung sa puno yun malapit. Hindi puno. Ah, kaya dito nag-ukay kanina. Akala itong puno ito, dun pala. Ayan na nga. Ayan na nga siya. Dahan-dahan na. Dahan-dahan na ha. Dahan-dahan na. Ayan na nga siya. Siya nga yan. Malapad yun. Malapad kasi malaki na siya. Lubog na? Mamaya na nga. Uy, uy. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Dahan-dahan ha. Nakabalot siya dyan eh. Alam ko. Guys. Tinatabo-tabo nila. Dinadahan-dahan nila. Para hindi nila matamaan si Snowball. Flexible. Hindi na siyang lumalabas, guys. Ayan o. Oh. Ano yung Ms. Wang? Oo, oh, yung budget ko nga palang puti. Oh, binigay ko oh. Sa kanya. Dandahan. Sana may buto pa. Hindi ka na ano din ang buto. Hindi. Ha? Hindi. Malaki yan. Nakatupi yan. Pag hinila nyo yan, may iwan nyo. Ay, nakamay nyo na lang. Malambot. Masisira. Alin? Hindi pwede. Bedsheet? Hindi, masisira yan. Buklatin mo na. Buklat mo na. Yan na nga. Yan na, oh, malaki na siya. Kita na. Yan na. Andiyan na si Snowball. Ibabaw na lang muna. Na yun. Bubuhatin nyo? Saan nyo dadalhin? Nalaglag na siya. Nalaglag na. Nasa ilalim nga sa dyang. Iba. Yan na yung buto, ma. Ayun nga, oh, laki ng ano, oh. Ang iskal ng ngipin. Laki buto na nga niya yan. Kunin niyo lahat. Ang pangit sa balag nun, ayan. Kunin niyo lahat. Yan yan, Risa, ito po. Ito, yan yan yan. Buto yan, buto yan. Ano na nga yung puti buto? Ito, ngipin? Ngipin. Meron nga ngipin. Ngipin nga yan, oh. Malaki yung ngipin. Malaki yung ngipin. Ngipin niya, malaki. Hindi pala na, ano, ngipin. Hindi. Hindi, hindi na. Kahit sa tao. Kaya lang ngipin na. Ngipin, oh. Kay Snowball talaga yan. Snowball nga yan, guys. Kitang-kita yung bagang, tsaka yung mga ngipin. Malaki siya yung mga ngipin. Yung ganyan. Ngipin. Bagang yan, bagang. Oh. Diba? Yan na nga yun. Ngipin, oh. Kung sa baby yan. Malalaki siya. Ano, hindi ganyan kalaki ang ngipin. Pangil na yan, eh. Snowball na nga yan. Sinecheck pa. Para makita. Kasi 2 years na yan. Kaya ganyan na lang ang buto. Papar ni mami, huwag yan. Titignan pa nila kung meron pa. Ayan. Kasama yung buto yan.
Nahagnas na nga din ang buto. Ang tagal na kasi niya. Ang tagal na niya, kaya matagal na. Ito, kaya... ngipin nga. Kita pa siyang ngipin. Gan, laki. Laki ng laki. Miss Noble yan. Yung baby ko ito. Ang lalaki. Mga ngipin talaga ang kitang-kita. Doon mo malalaman. Yan o. Laki o. Ngipin. Laki. Guys, dala-dala na ni mother lahat. Let's go na. Ganyan na lang siya kasi 2 years na din siya eh. Na nakalibing. Ang dami din siya. Madami talaga. Kukunti nga nawala ng iba. Lalo na kung nung last year pa natin kinuha, madami pa yan. Guys, alam nyo naman, hindi na naabot si Snowball sa mansion. Hindi na niya naantay. So, yan. Pagkain natin to dito sa box kasi papapick up natin siya sa Pet Valley. Ganyan na. Tissue bago namin lagay sa box. Ayan na. Silipat na niya lahat dito. Pati yung mga maliliit kasi mga joints-joints niya yun. Kitang-kita yung ngipin talaga. Oh. Ngipin talaga, hindi na agnas. Pati yung mga haba-habang yan, joints niya yan. Yun o, may ngipin pa nga. Laki. Diba? Lalaki ng ngipin niya. Napama ng ngipin. Ang ngipin. Ito yan, ngipin sa harap yung maliit. Yan. Pwede natin siyang i-close. Close na natin siya. Makakapasok na siya sa atin ulit. Papasok na si Snowball. Diyan ka naglalaro dati, Snowball. Nasakay daw siya sa sasakyan. Hindi pa niya naabutan tong sasakyan dati. Banas na banas siya. Init na init siya sa tricycle. Sa harap siya. Init na init siya dati sa tricycle eh. Diba? Diyan na muna siya para safe siya dyan.